sinabi niya kasi sa gumanon ako eh. Muntik na ang ano natin doon, VIP. Tapgan, papuntay mo rito. Masyado ang paliwanag ng kapag-tapos. Wag na, sabi niya kahit wag na. Yung ano, sir, itutuloy na namin sa inyo yung ticket sa inyo, sir. Dadagdagan ko pa po yung inyong violation, sir. Gagawin ko apat. Sabi sa akin ganun. Niya, tapos magre-renew ako. May kaso pala ako na hindi ko po alam. Tapos hindi niyo po ako ina-update. Kalma lang. Kalma lang, wag naman po sana magalit. Talagang wala naman akong sinabi against sa inyo doon. Wala akong sinabi na ano, hindi naman po ako galit sa inyo. Natatawa lang ako sa pangyayari. Balita rin natin na may binaril na enforcer. Sir, pinagawa ko na nasa harap ko, sir. Pina-stop kayo, sir. Sir, ginanon ko kita sa harap ko, sir. Pina-stop kayo, sir. Pinagawa niyo na lusot. Kung napanggaan niyo, hindi, sirabi niya kasi sa gumanon ako eh. Adi ka rito, ano? Gumanon siya sa harap ko, hindi niyo napansin, sir. Gumanon siya. Bakit mo kasi, ano, si Top Gun? Yung nasa harap ko, sir, diba dalawa kayo? Ikaw nasa likod, siya nag-gumanon. Pina-stop nga kayo, tuloy pa rin, pinasok mo pa rin gano'n. Sir, gumanon siya, sumingin siya ng go. Dito sumingin niya siya ng go, ang pinagogo niya yung dito. Yung galing doon sa ano, Alabang. Ito na. Hindi nga, yung auto na dumiretso. Muntik na ang ano natin doon, VIP. Paano si Top Gun, papuntay mo rito. Dito sa may ano, sa may arpo. Sabi niya sa akin yung pagano'n. Kaya nabuo ko. Okay, nakikisap lahat. Pati yung palabas ng ano. Bago pinira niya yung pasok, alam niyo may parating na ano. Nakapunitan na, oh. Pili yung kumano, dire-direto pa rin. Pero hindi naman ako magulong kung hindi siya dumiretso. Paliwanag niya na ng pagdating na. Pinagumuro sila eh. Yeah, alam ng VIP eh. VIP kami, hindi nila nang paso. Diretso kayo. Tayo lang ang lumutok. Pag sinyas ka, pag sinyas mo, pag tingin mo sa akin, hindi ako kasi. Sinyas na ako. Ang pinapagaw niya yung galing Alabang. Ay, nakaganyan siya sa inyo. Nakaganyan siya. So, ang ala niyo kayo pinagawa. Nakastop ka sa inyo. Nakaganyan mo ako nun eh. Nakaganyan mo niya. May video nga ako kayo. Nakikita niyo siguro niya. CCTV doon. Pwede natin review. Oo, pwede natin review na CCTV. Ganito ko na nga ha. Papaliwanag ko lang ha. Kung sakali man, halimbawa, nire-review sa CCTV. Nagkaroon kayo ng katunayan na meron kayong validation ng pagkakating traffic officer. Yung license nyo hindi po confiscate sa kanya. So kung ganyan ng detalye, bibigyan kayo yung ticket kung ipabayaran. Yun po ang proseso. Ha? Maliwanag po sir ha. Humiho ko confiscate na nilikensya. Sige pare, balita ka na pare. Lang para sa tama lang tayo ha. Kung may violation, admit na lang natin. Kung wala, Robin, wala na sa inyo. Para matapos tayo. Makikita nyo naman sa akin.
Eh, what's up mga kalogsyan? Good morning. So, welcome ulit dito sa lugar natin sa Imus, Cavite, sa lugar kung saan nakatira ang aking mga benan, asawa ko. So, dito ulit tayo sa may Pasong Buaya. So, update lang at sabihin ko lang dito yung mga kaganapan sa dun nga sa enforcer na nakaano natin. Ganun yung nangyari. So, ganito yung nangyari mga kalogsyan. So, wala akong video yung literal na pangyayari nang sa aming mga enforcer, ako tsaka enforcer, ayan. So, ang gamit naman ni owner nga, ako ang driver, si Aswang, at tsaka si Matepo, tatlo kami nakasakay sa owner. So, mga kalog, saan nangyari? Ganito po yun. Yung sinasabi ng enforcer na meron daw VIP, na dadaan, which is malayo pa naman. Malayo pa, kita ko, alam ko naman kasi may naunang parang pulis na itinuturo yung daan para iwas traffic nga naman. Tapos may enforcer do sa kantuhan, mismong crossing yun, pag ganun yun eh, ganun, pag ganun crossing. Ngayon, di pagdating ko doon, yung unang enforcer, yung galit na galit, sabi sa akin, tumutok ako sa gitna sa may crossing. Sabi sa akin, di nakita akong ganyan. Nakatingin siya sa akin. Sabi niya sa akin. O, di ganon. Gumanon siya sa akin. Pinatutok niya ako sa crossing. Di tumutok ako. Ngayon, yung enforcer na masarap, di ganon. Nung una, nagpapago siya. Go. Tapos, binibilisan. Maya-maya, di pin-estat na to. Tapos, tumingin niya sa akin. Nandito ako sa harap niya. Tumingin siya sa akin, gumanon. Hindi ko lang alam kung ano yung sinyas niya. Paganon ba? Or paganon. Kasi, dito sa likod, manggagaling yung VIP. Kaya, ang nangyari, ganito po. Ang sinyas niya sa akin, nakaharap siya sa akin. Kung karto man yun, so ang pinapago niya, yung nandoon. Yung nasa kabila, hindi yung VIP. So, nalito ako. Kasi, ang nangyari, paganon, edi parang ako yung pinauna niya or yung kabila ang pinapago niya kung gatong ang sinyas. Pero ang pagkakita ko lang talaga, gumanon siya. Kunyari ako ang harap, ayan ang harap, yung GoPro na yan, gumanon siya tapos gumanon. So ibig sabihin parang pinapago niya ako, or kung gumanon naman siya pinapago niya yung nasa kabila, hindi yung VIP. Kaya nalito ako mga kalogs. Ngayon, di ganito, di akala ko pinago nga ako. Pero nung lumagpas na kami, medyo malayo pa naman yung VIP. Lumagpas kami, sinigawan kami nung nasa unang enforcer, yung galit na galit. Hoy! Galit, bakit kaya? Diretso ko, hindi ko namang ano yun. Tapos malaalan ko, hinabol ako mga kalogs. Hinabol ako na papunta doon. Malapit na kami sa Bacori, lapit na. Eh di ganun yung nangyari, hinabol ako. So nagulat ako, ba't ako hinabol? Di tinatanong kung ano yung violation. Sabi niya, boss, alam nyo naman VIP yung dadaan. Tapos galit na galit nga kung ano yung sinasabi. Rinig nyo naman sa vlog. Ayan, yung vlog na yun iuuna natin para alam nyo kung ano yung ano. Tapos di ganun nangyari. Sabi niya nga mayroon CCTV. So hindi naman natuloy yung tinina namin yung CCTV. So wala, hindi ko alam kung sino yung tama sa amin dalawa, o hindi ko alam kung hindi lang kami nagkaintindihan, o basta ganun yung enforcer. Kasi yung enforcer na nagkakaway-kaway na parang baguhan, lang na ganun. Kaya kasi nabihan nga, dinig nga ni Aswang na sinabi ito sa tao na yun na susunod daw, wag daw taranta, ganun. Kaya basta ganun yung nangyari. Ngayon, pagbalik namin doon, titinangan namin yung CCTV. So hindi naman natuloy yung pagkakita. Ngayon yung si enforcer na yung galit na galit, may kausap. Ngayon di sabi niya sa akin, sir, picturean ko na lang yung ayun. Parang yung pagpicture niya sa akin sa lisensya ko, parang hindi rin tama yun eh, yung pagpicture niya sa akin sa lisensya. So nabigla na lang din ako no, kasi nagmamadali din kami, kasi kailangan namin makapunta agad sa bahay ng pinsang ko, kasi matutulong kami sa pagluluto. Eh dahil doon na tumagal kami ng ilang oras, ipinicturan. Inayaan ko na, ipicture. Tapos kinuha ang number ko. Tapos sabi sa akin, sir, okay na. Kung magre-reklamo daw ang VIP na yon, itutuloy daw ang pagtikit sa akin. Sabi ko, sige ho.
Sige, kung magre-reklamo, umuwi na lang ako kasi kalmado naman ako eh. Kasi alam ko sa sarili ko na wala akong mali eh. E di alis kami hanggang sa pagdating doon sa bahay ng pinsan ko. Ngayon, eto na. Kinabukasan, napunood daw ng enforcer ang vlog ko. So, lalong nagalit. Lalong nagalit yung enforcer, mga kalog, kasi tumawag sa akin. Pagkatawag sa akin, telephone sa cellphone. Sir, napunood ko ang vlog, sir. Ha? Parang kami yung ginigisa mo sa vlog mo. Ganon-ganon. Kami yung, parang kami yung masama. Nagkasundo na nga tayo na pinaalis ko na kayo. Maganda natin pag-uusap. Sabi ko naman kasi, sir, wala naman ako akong sinabi sa vlog na yun against sa inyo. Kahit ano, kahit i-review nyo po yung video na yun, wala po akong sinabi na against sa inyo, na makakasama sa inyo. So, ang sabi niya, paano yung mga comment? Ang sasama ng sinasabi ng mga comment sa amin, sir, hindi ko na po hawak yung comment kasi mga viewer ko po yun. Bugso po na kanilang damdamin nyo. Pero nagano naman ako doon na wag naman sana lahatin niyo ma-enforce na ganun. Pero galit na galit talaga siya. Alam niyo ho ba ang sabi ng enforcer sa akin? Hindi. Talagang sabi ko kasi ko na lang, i-off ko na lang po yung comment. Kahit wag na, sabi niya kahit wag na. Yung sir, itutuloy na namin sa inyo yung ticket sa inyo, sir. Dadagdagan ko pa po yung inyong violation, sir. Gagawin ko apat. Sabi sa akin ganun. Yung enforcer ko. Hello, bakit sir? Kasi sir, kung babasihan niyo naman yung apat sa vlog ko, wala akong sinabi masama diyan, sir. Wala akong yung sinasabing violation sa kalsada. Tapos dadagdagan nyo pa, tapos magagalit kayo sa akin. Sa vlog ko naman po, personal vlog ko yun. Alam nyo naman po, Ante Mano, na tayo nag-uusap to, nagbablog po ako, na kasama sa vlog ko yung biyahe ko hanggang sa mangyari sa kung ano mangyari sa kalsada, kasi vlog ko po yun, ganun. Pero wala pong sinabi sa inyo po. Yung ating pag-uusap doon sa may owner pa lang, maayos po yung approach ko sa inyo na ano po yung violation ko, na pinago naman po ako, pinapaliwanag ko yung side ko. Ganun hanggang sa dumating na yung dalawang kasama pa niya, na tatlo na sila doon. So ganun yung nangyari. Tawag pa siya, sabi niya, may ano pa, ngayon mo, ano yung sinasabi mo, kumpare? Sabi niya sa akin ganun, mga kalos, ito, totoo to ha. Sabi niya sa akin, ngayon mo ano yung kausapin yung sinasabi mo, kumpare, yung kausap mo sa telepono. Ayun naman, about naman doon sa kausap kong telepono, para, kasi marami kasi siyang alam, si paring Jojo, marami siyang alam about doon sa mga ganun-ganun cases. Ako, walang kumula o lisensya. Siyempre yung ibang mga ganun-ganun na siyempre, di ba, para malinaw lang na ganun, para alam ko ang gagawin ko, para ay tulad nga ng ibang viewer na sabi kalmado, kasi nga tinuturuan ako ni paring Jojo ng mga para maging kalmado lang, wag ako mataranta, kasi pag nataranta ako lalo akong madidiin, ganun sabi niya sa akin, ganun. Kaya ganun lang ang sa akin. Tapos sinabi niya may CCTV, sabi ko sige, sama ako. Ganun, tapos hindi naman natuloy. Sabi niya, sige, at anong mangyari, tutuloy ko yung ticket sa inyo. Apat violation ang ilalagay ko doon. Talaga sir, ginagawa ng ganun. Galit. Ikaw galit. Bakit ba ganito ito? Wala mo ako sinasabi. Doon siya nang gigigil o nagilty sa mga comment. Wala naman dapat ikagalit kasi mga viewer yun, depende ko sa kanila yun kung anong gusto na i-comment o naman. Pero kung alam naman natin sa sarili natin na wala naman mali o naman, okay lang yun. So ngayon mga kalogs, ito yun. Hindi tawag sa akin ng ganun, ang daming sinabi, galit na galit o naman. Parang kakasuhan pa raw ako, sir, bahala ko kayo sir. Basta sir, ang vlog ko, wala pong masama sa sinabi ko sir. Naisama lang po kayo sa vlog kasi personal vlog ko po yun, yung pagbiyahe ko, di ganun. Eh ako naman, kalmado lang talaga ako. Hindi ako nagbibito sa kanya ng masama. Hindi ako nagsasalita ng masama. Ganun. Siya lang yung talagang gigil na gigil. Di ganun. Ito, tinext ko siya, sir. Paki-update po ako kung itutuloy nyo po yung ticket sa akin. Eh kung ganun. Kung itutuloy nyo po yung ticket sa akin, na kasi para po alam ko. Kasi baka umuwi ako sa sanggan niya, tapos magre-renew ako. May kaso pala ako na hindi ko po alam, tapos hindi nyo po ako ina-update. Tinext yung ganun, wala siya reply. Ngayon, nag-text ulit ako. Ngayong umaga, nag-text ulit ako sa kanya, sir, natuloy ho ba yung ticket? Ganun. Sir, paki-update naman po ako, sir. Baka pagdating ng panahon, maging problema ko po yung ticket niya. Kasi meron po kayong picture ng lisensya ko. Baka kung ano mangyari sa lisensya ko, kung mangyari po yung ganyan. Wala ulit reply. So, ang mangyari nito, kapag nagkameron tayo ng time, pupunta tayo sa mismong sa munisipyo, yung pinag-aanuhan ng LTO. Titingnan natin doon kung itinuloy ang ticket.
Kapag tinuloy yung ticket tapos yung walang update, baka ilapit natin sa mayor na ganun, kasi pwede natin ipa-review yun. Wala pa naman isang linggo na kung sino ba talaga may tama o may mali, pa-review natin, pa-iano natin sa ano, sa mas nakakataas, para sigurado, kasi yun ang bilin sa akin ni Barry Jojo. May tawag, nakalimutan ko na naman. So di ganun-ganun yung proseso. Di titinan natin, baka nga itinuloy, hindi natin alam. Kaya sisilipin natin mabuti. At meron pa ako sasabihin, ayan mga kalog. So kaya hindi pa natin maasikaso ngayon yung pagpunta sa LTO, kasi yung anak ko patuloy pa rin na ano, may pupunta pa ulit kami na check up niya, kasi laging ngayon, 'di ba, nilagnat si Seiya, matamla, hindi kumakain, bihira dumede. Si Rocky, nilagnat na rin. Kaya ayun, check up tayo ulit ngayong umaga. Tapos mga kalog, abangan nyo, dahil pinapupunta tayo ng Mr. K at Mrs. K sa bahay niya. At alamin nyo kung sino yung mga kasama natin doon. Napakalulupit ton ng mga kasama natin doon, kaya kaabang-abang to mga kalogs. Ayan. So mga kalogs, ibubungad ko po ulit yung video na pangyayari sa umpisa, para po alam nyo. Tapos sa magtatanong po, bakit wala akong video nung ano, ayun po ay nagkabiglaan. Hindi ko naman po alam na hahabulin ako, kaya hindi ko po nabidyohan yung mga pangyayari. Tsaka yung ganun pangyayari na ganun-ganun, yung sinasabi nila VIP. So malayo naman, bago ako kumaliwa, malayo pa naman, hindi pa naman talaga kami magdadalayan. Siguro ang distansya, mga isang poste pa o dalawang poste pa, ang layo. Ganun yung distansya. Makikita naman sa CCTV yung kung bukas yung CCTV, kaso nga lang hindi tinuloy yung pinakita sa akin, para sigurado na ganun-ganun. So ano ko lang po sa enforcer, baka mapanood nyo ulit to. Sir, paki-update naman po ako kung matutuloy po yung ticket at kung ano po yung mga violation na ilalagay nyo po diyan. Opo. Ayun lang po yung masasabi ko. Sana po ay kalma lang. Kalma lang, wag naman po sana magalit. Talagang wala naman akong sinabi against sa inyo doon. Wala akong sinabi na hindi naman po ako galit sa inyo. Hindi po ako nagkakamero ng sama ng loob. Ay, ang ano lang po sa akin, baka kasi biglang magkamero ng violation yung aking lisensya, which is sa lahat ng panahon o ilang taon na sa akin yung lisensya ko, hindi pa dati 10 years. Ayan, yun, inabutan ko yung 5 years. Ayan, ilang taon na sa akin lisensya ko, kahit isang violation na malma o anuman, wala pang nangyayari sa akin. Sa tagal-tagal ko na po nag-deliver, kung saan pa ako nakarating, Quezon City, o kung saan pulo ng Luzon, nung malalayo, wala pa ako nagiging violation na malupiton. Baka dito lang po sa pangyayaring to, sana po i-update nyo po ako. Sir, ayan, sa mga magko-comment naman dito, wag naman po sana natin ganunin yung enforcer. So wala naman akong ibig sabihin doon sa vlog na yon. Wala akong sinasabi. At sinasabi pa pala na masaya pa raw ako nung nagbablog ako. So mga kalogs, hindi ako masaya. Natatawa o napapangiti lang ako sa pangyayari ng mga nangyaring yon. Kasi nga narinig nyo naman, ang dami nangyari ng araw na ito. So ibig sabihin, natatawa ako kasi hindi namin ine-expect na ganun yung mangyayari mga kalogs. Kasi unang-una sa lahat, inabutan kami ng bagyo sa Tagaytay. Umulan na malakas, tumulo ng tumulo sa bubong yung ano, tubig. So pumasok yung tubig sa ano, sa sahig. Itinaas nga lahat namin yung gamit kasi parang bumahana. So hindi naman totally bahamba. So parang pronunciation ni parang bahana sa loob ng jeep. Tapos nasiraan pa kami sa oras ng traffic, tapos medyo pataas pa, kaya nagtulak si Naaswang at si Rudy patabi para maayos natin sa sakit. So naging okay. Ngayon hatid dito sa mga bata, nagkasakit ngayon si Seiya, yun pa isang dagdag problema masakit. Tapos si Rocky kinabukasan kalagnat na rin. Naku, Diyos ko, baka sa panahon to. Ngayon pagbiyahe namin doon papunta sa bahay ng pinsan ko kina parang Jojo Rosales, pagbiyahe namin doon, buti pa kami nahuli, nagkameron pa ng aberya o ano pa, napatagal pa tayo ng oras kasi tutulong talaga kami sa pagluluto doon. Nung ganun pa nangyayari, kaya sinabi ko sa bandang huli yung ano, yung sinasabi nila masaya pa ako, na ano pa ako, ganun-ganun daw yun, porque ganun daw nangyari, masaya pa ako. Hindi ako masaya. Natatawa lang ako sa pangyayari. Oo, ang dami kasi nangyari ng araw na yon. Hindi namin ina-expect na ganun yung mangyayari. Kaya ayun po yun sa sinasabi ni sir, masaya pa raw ako. So sir, hindi po ako masaya. Natatawa lang ako sa mga pangyayaring naganap. So pasensya na po sir kung ano po yung ano po. Kung kayo po yung nagagalit sa akin, pwede nyo naman po ako kausapin. Malapit lang naman po ako, taga Amos lang din naman po ako. So ayun lang po. Ayun, sa mga comment ulit,
Sana wag naman po natin ano yung mga enforcer, wag naman po natin lahatin. Siguro naano lang sila na ganun-ganun kasi maraming ang nagaganap. Maraming nagaganap na mga enforcer ganun daw. 'Di ba? Alam naman natin ang dami nagba-viral na enforcer. O, oh, diba mga kalogs, balita rin natin na may binaril na enforcer. Diba mga kalogs, so ganun. Maraming mga kaganapan na ganun. Siguro, wag naman po sana natin lahatin. Kaya siguro, ibang mga nagko-comment dito, sa pagkapag may nakikita silang mga ganun enforcer na about sa mga ganun-ganun, ganun ang tingin. Pero wag naman po sana lahatin. So yung mga kalogs, hanggang dito na lang ang ating pananalita. So walang edit-edit to. Ang edit lang nito yung pamungad natin sa unahan ng ating video, kung ano yung ibubungad natin. Kaya maraming salamat po sa mga sumusuporta hanggang dulo, sa mga solid dyan. Maraming salamat sa mga pinsan ko at nag-birthday na si Pisan Marie, si Paren Jojo. Maraming salamat sa celebration na kasama kami. Masaya kami, nag-enjoy kaming lahat. Pero mas nauna lang kami natulog dahil inunahan natin ng inom. Kaya halos, pero mas nauna naman si Paren Jojo. Tapos sumunod kami dalawa ni Aswang kasi nga nauna kami. Tapos si Paren, ganun nangyari, tulog na lang. Pero masaya, ang nag-enjoy kami kasi alam nyo ba't masaya ako? Dahil nakasama ulit yung mga pinsa ko, nakabanding ko, kwentuhan, tawanan, yung ibang tropa, yung mga dati kong nakakasama ng mga panahon nung ako'y binata pa, na mahaba pang buhok ko, hindi tulad ng gato pa dati, mahaba po yan, ngayon ikalbo na. Yung mga tropang yon dati lagi ko nakakasama. Yung mga babae na nakikita nyo doon, mga kalugs, lagi ko nakakasama yon. Halos sa isang linggo, tatlong beses ko nakakasama mo yun, dalawang beses, mga panahon na yun. Kasi lagi ako sinasama ni Pisan Ana sa lahat ng lakad niya, sa konto niya, sa mga taping, sa ano niya, yung pagmamodel niya. So kasakasama ko dyan, kaya ayun, nakakamiss lang na nag-usap kami doon. Uy, ang tagal din natin, hindi nakita, ganun. Masaya lang. So mga kalogs, maraming salamat sa ating videographer, nagtsaga na hawakan to, nangalay na siguro. Ayan na si Aswang. Punta tayo kay Mr. K. Mamaya pupunta tayo kay Mr. K, may pupunta lang kami mag-asawa. Yun nga, dali sa bata. Pero saglit lang yun, babalik kami. Kasi nag-iaya si Mr. K na mag-lunch doon sa bahay niya, na nakain tayo doon. So abangan niyo ako, sino yung mga tao doon. Nagulat din ako nung tumawag sa akin ngayon lang. Ayan. So ayan mga kalogs, ang haba na kwentuhan natin, walang edit, 17 minutes. So magiging 18 minutes to. Tapos yung bungad pa natin, so guguro mga 20 minutes to. Maabutin yung vlog natin ito mga kalogs ngayong umaga. Ayan, shoutout nga pala kay Keeper Bruce na sa Barangay Bukana na. Ata siya titira. Oo, ayan. Congrats, magiging sword in Bukana vlogger ka na rin. Alright mga kalogs, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Kita kasi tayo sa bahay ni Mr. K and Mrs. K. Abangan nyo po yan sa pangalawang vlog natin after nito. Abangan nyo po. Maraming salamat and bye bye.